Hello po mga kuya, magandang araw po. So ngayon naman po may panibago tayong video. So sa video na ito, i-share ko po sa inyo ang panibagong electrical components po ulit mga kuya. Bali, usapang basic po ulit tayo. So kahapon po, napag-aralan po natin ang MPCB o ang Motor Protection Circuit Breaker. So ngayon naman po i-share po natin ating alamin kung ano po ba yung magnetic contactor at kung saan po ba siya ginagamit mga kuya. So ito po siya, pakita ko po muna sa inyo. Ayan. Ayan po ang ating magnetic contactor. So ano po ba yung magnetic contactor? Magnetic contactor is a device, is an electrical device kung saan pinahihintulutan niya mga kuya na yung current o yung kuryente makadaloy sa circuit natin mula dito sa supply side hanggang sa load side. Kasi ito po kasi dito po yung breaker niya, yung mismong supply natin, yung 3-phase. Tapos dito naman yung papuntang motor kung saan susupplyan niya yung motor para yung motor tumakbo. So paano nangyayari yon? So ito po kasi contactor natin, may supply po ito, ito mga kuya. Ang supply po niyan ay 220 volts. Ito po. 220. So ito po kasing contactor natin, meron itong coil sa loob. Kung saan ito po yung supply niya, 220 yung supply. Na kapag ito na-energize, itong ating contactor magko-close ito. Magmamagnetize siya mga kuya. Ito po. Yan. Kasi meron po siyang coil sa loob. So kapag na-energize, magpo-produce siya ng magnetism para i-close niya yung circuit. Yun po mga kuya. So ano pa yung makikita natin dito sa contactor? Sa magnetic contactor, meron din po siyang auxiliary contact. Ito pong normally open at saka normally close. So usually, kapag hindi naka-energize ang ating magnetic contactor, ito po ay normally open. So wala siyang connection ngayon. Ito namang normally close natin, ito yung close. Pero kapag itong magnetic contactor natin na-energize na, ito pong open, magko-close. Magko-close po ito. Tapos ito namang close, mag-open. So saan po siya ginagamit usually? Ito po kasi usually ginagamit itong contactor sa motor controls. So sa motor controls, gumagamit po tayo ng push button. Normally open na push button. So yung push button po natin na yun, kapag hindi natin ginamitan ng auxiliary contact, yung circuit natin, hindi natin mapapanatili po yun. Kasi kapag nirelease po natin yung push button, mag-o-open po ulit siya. So yung coil, mag-o-open ulit. So hindi tatakbo ng tuloy-tuloy ang ating motor. Siguro mga kuya, sa ibang mga video, ipapakita ko po sa inyo, doon mas maiintindihan nyo kapag kayo nag-actual na tayo, kung ano po ba talaga ang gamit na ito, mas maliliwanagan. Pero sa ngayon po, bali, ipinapakita ko lang po muna sa inyo kung ano po ba yung contactor, ano itsura niya, tapos kung ano yung mga gamit niya. So ito naman, itong isa na to, yung normally close. So ginagamit din siya sa controls. Usually, sa motor controls, sa forward reverse, ginagamit siya sa pang-interlocking. Kasi, sa motor controls kasi, hindi po pwedeng sabay pindutin yung forward at saka reverse. Once at a time lang po kasi yun. Kapag ka ang motor tumatakbo ng forward, so kailangan mo munang mag-stop. Pag nag-stop ka, kailangan mo munang patayin yung coil ng forward. Tapos saka ka mag-reverse. So sa forward, meron siyang naka-series na normally close. Ang purpose kasi noon mga kuya, para hindi mo siya pwedeng pindutin ng sabay. So once at a time lang talaga. Siya yung mag-i-interlock itong normally close mga kuya. Ayun po. So ayun mga kuya, tapos meron din siya dito sa gilid. So para saan po ito? Ito po parang slot po ito. Halimbawa, gumamit kasi ito kasi pwede mo itong gamitin sa maraming application mga kuya. Ito, pwede ka magdagdag dito ng auxiliary contacts. Isa dito sa kabila, tapos meron din dito sa kabila. Yan. So,
So halimbawa, kailangan mo ng additional na normally closed na auxiliary o kaya isa pang additional na normally open na auxiliary. So pwede mo siyang gamitin kasi minsan kailangan mo rin gumamit kasi ng mga indication lang. Halimbawa, diba sa mga panel, nakikita natin, meron siyang, kapag pinorward mo, makikita mo, uilaw yung forward. Meron siyang indication na ang motor tumatakbo ng forward. Kapag in-stop mo, meron din siyang ilaw na makikita mo, naka-stop siya. So, yun po yung ginagamit nating switch, yung mga auxiliary contacts na yun. So, ayun mga kuya, yun lang po muna ang ating ma-share ngayon. So, yung basic principle ng ating contactor. So sana mga kuya, subaybayan nyo ang ating mga video sa mga susunod na mga video natin para mas lalo po natin maintindihan yung kung ano po ba yung mga simple electrical components o electrical instrument na para mabuo po natin mga kuya, maintindihan po natin. So ayun mga kuya, pansamantala, ayun lang po muna. Sana supportahin nyo po yung aking YouTube channel. Sana po subscribe na po kayo mga kuya. Paki-like na rin po at saka share na rin po mga kuya. At ganun din po mga kuya, maraming salamat po sa inyo. Sa mga OFW mga kuya, lagi niyong tatandaan, safety first.